Hi, what's up guys? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si JP ay makakasama ninyo. Ngayon kasi, gawin nating makabuluhan yung buhay, no? Just because, sa sobrang inip, no? Binisita ko yung channel ko sa YouTube. And, doon ko na-realize, meron pala akong mga nagawang clips na makabuluhan, no? And, gusto kong i-share sa inyo yung mga bagay na to, okay? So, I know kasi, after this lockdown or community quarantine, marami sa atin that will feel down just because iisipin ng family nila saan sila kukuha nung pera pang gastos, right? So did you know guys na this will, when these things happen, when we feel down, nawawalan tayo ng pangarap sa buhay. At ang pagkakawala ng pangarap sa buhay ay napakadelikado. Right? So I want to share na did you know yung emotional damage kasi will affect your dream or maapektuhan yung buhay mo. Okay? So bakit importante ang pagkakameron ng pangarap? Right? So alam mo ba na may mga taong walang pangarap at ito sila? Ang mga taong walang pangarap ay walang disiplina. Yes, ako yan. Ako yan before 3 years ago, wala akong disiplina. Kung anong oras ko gustong gumising, dun ako gigising. Kung anong oras ko gustong umalis o umuwi, dun ako uuwi. Napakawala akong disiplina. At without knowing na ito pala mga bagay na to ay epekto, ito pala mga bagay na ginagawa ko ay epekto ng wala akong pangarap sa buhay. Did you know ang mga taong walang pangarap sa buhay ay walang self-control? Kung anong gusto nilang gawin, yun lang gagawin. Sabi ko nga kanina. Before, order ako ng order sa Lazada. Order na naabangan ko pang O-shopping. Wala akong self-control sa pagbili ng mga gusto ko sa mga luho ko. Without knowing na dapat pala yung mga perang yun ay iniipon ko for my future. Kasi hindi ko na nakita yung future eh. Kasi nga, ang nakikita ko na lang ay yung today. Ang tawag din is now generation. Yung pang araw lang ng pang ngayong araw lang yung nakikita ko. Hindi ko na nakikita yung ahead of time. Hindi ko na nakikita yung sa future pala dapat yung pinaghahandaan ko. Alright? Sabi ko nga, merong negative effects ang pagkakameron mo, ang pagkakawala pala, hindi pagkakameron na. Ang pagiging wala mong pangarap sa buhay, merong negative effects yan sa sarili mo. Una, sabi ko nga, ulang future. Yes, kung wala kang pangarap sa buhay, wala kang future. Why? Kasi, wala kang direction, wala kang vision eh. Ang nakikita mo lang sa sarili mo is for your daily life. Yung pang-araw-araw mo lang. Okay, nisip mo, okay, ang gagawin ko ngayon, sige, magiinom na lang ako. Sige, gagala na lang ako. Pupunta na lang ako sa tropa ko. Right? Without knowing, nanaksa yung panahon mo na dapat nag-execute ka na ng mga plano mo for your future. Okay? So sabi ko kanina, no direction. Walang direction yung buhay mo. Napapansin mo sa sarili mo, walang direksyon, sari-sariling ginagawa ko, wala sa schedule, gagawin ko. Kasi nga, yung pala yung negative effects na litong-lito ka na o hindi mo alam yung gagawin mo sa buhay mo. Okay? And last, no self-development. Before kasi napansin ko sa sarili ko na, sabi ko sa sarili ko, habang buhay na lang ba akong ganito? So parang na-realize ko na, hindi nagda-develop yung sarili ko. Nandito lang ako. Tambay. Diba? So, alam mo ba na because of persecution, because of other people, na-motivate ako na, wait lang, kailangan ko mag-develop sarili ko. Kailangan kong patunayan yung sarili ko. Right? So, mayroon kasing two types of people that will makes you feel wala kang kwenta. Number one, ibang tao. Yung mga taong dinadown ka at sinasabing, bobo mo, tanga mo. Yes, narinig ko yan. And even my family members before, nakinig ko yan.
just because they want me to execute myself or to execute what I think. Kasi nga, ang tingin nila sa akin, wala akong pangarap, tambay, di ba? Walang patutunguhan. Just because hindi ko pa nare-realize sa sarili ko na oo nga, dapat pala may pangarap ako. Did you know, all these things is natutunan ko lang din sa YouTube. Grabe, talsik yung laway ko. Joke lang. And ito pa yung pinakamulupit, yung sarili mo. Sarili mo, yung nag-feel sa sarili mo na wala akong kwenta. Napakahirap kalaban ng sarili, guys. Wag na wag mo tong iisipin sa sarili mo. Right? Isipin mo sa sarili mo, hindi pa lang kasi ako, wala pa ako dun sa stage na may pangarap ako sa buhay. Nasa stage ka pa lang na nag-i-enjoy ka. But, remember, wag kang mag-aksaya ng oras. Ngayon pa lang, isipin mo kung ano yung pangarap mo sa buhay. Paano kita matutulungan? Itong sundin mo. Dreaming is doing. Kung may pangarap ka na sa buhay mo, gawin mo na. Una, mag-study and educate yourself. Educate yun guys ha, hindi yung educated yourself. Educate mo yung sarili mo. For example, gusto mong bumili ng bahay, gusto mong bumili ng kotse, at gusto mong mag-business. Right? Paano mo makukuha yung pagkakamera ng bahay? Paano ka magkakamera ng kotse? So naisip ko, mag-business ako. Okay, in your business, pag-aralan mo kung saan ka magaling, kung saan yung ability mo. Right? So, kung meron akong business, I can afford someday na makabili ako ng kotse, makabili ako ng bahay. Diba? So, number two is work on it. Nakapag-isip ka na, nakapag-study ka na, execute mo yung mga plano mo. Magplano ka. Isipin mo saan ang kukuha ng finances. Yan. Kumbaga, gumagana na yung isip mo eh. Kasi may goal ka na. Na, also remember din ha, dream is a roadmap to something. Ito yung roadmap mo eh. Remember, yung mga kilalang tao na yumaman or yung mga kilalang tao ngayon, kasi nangarap sila. They make nothing ha. Diyos ko po. From nothing into something. Kumbaga, before may mga tao nagsimula lang sa sapatosan, tapos nakita nila a years ago naging mall na yung kanila mga pinaghirapan. That's it. Nangarap kasi sila. Pag nagkameron ka ng pangarap, nagkakameron ka ng goal, nagkakameron ka ng step by step, ito yung gagawin ko. Strategically, nagkakameron ka ng plano sa mga ganitong bagay. And third and last is let your dream or keep your dream alive. Kasi remember, pag nawala ka ng pangarap sa buhay mo, wala na lahat. Okay? So, that's all for today guys. I hope may natutunan kayo. And don't forget to click like and subscribe my channel para naman sa mga ibang YouTube chat. Para sa mga ibang videos pang darating. So, that's all for today. Thank you guys.